So kung kasi simula mo pa lang or nagpa-plan ka pa lang para mag-create ng YouTube channel, pero anong dapat gawin para mag-grow ang YouTube channel mo? This video, isi-share ko sa inyo ang aking strategy na nag-umpisa pa lang ako and some mistake na nagawa ko before kung bakit ang baga ng pag-grow ng YouTube channel ko. Kung gusto nyo malaman itong tips na to, please keep on watching! Tayo, the first is start uploading any types of videos. So ako kasi be, paiba-ibang mga videos ko nung ina-upload ko dati. Dati pa yun siya. Tsaka hindi pa ako masyadong marunong yun dun be ha. And then, nung nagkataon na napansin ng friend ko na nagbablog-vlog ako, sabi ng friend ko, bakit hindi mo ipagpatuloy yung pagiging vlogger mo? Ayun, so na-inspired ako dun be. And then nag-upload ako kung ano-ano. Yung natandaan ko be, yung first upload ko is sa Cornish ata. So alam ko, hindi nyo alam kasi nasa Saudi ako. Ayun, so panoorin nyo na lang yung old video ko be, ang promise. Ang pangit talaga ng old, ang corny promise, ang pangit-pangit. Tsaka be, wala naman talagang first video na maganda, di ba? Pag first vlogger ka, ang pangit talaga because ang pangit talaga ng video mo kasi nga at wala ka pang experience. Alam nyo be, noon is 50 subscriber lang ako. Yung 50 subscriber na yun ha, galing pa yun sa mga friend ko. Tsaka pinilit ko pa sila para mag-subscribe sa channel ko. And then wala talaga nagkaka-interest manood ng mga videos ko dati be. Kasi yung videos ko napaka-porny, ang pangit. Wala talaga, ang boring. Ayan. So wala naman talagang videos na maganda sa una. Kaya huwag kayong mag-worry. And natandaan ko pa noon be is nanonood lang ng mga videos ko, yung mga friend ko, yung family ko, ayan, yung mga kakilala ko lang din kasi sinishare ko sa kanila bawat vlog ko. So my advice to you is mag-focus ka kung sino ang targeting audience mo. Ako kasi be, yung targeting audience ko ay yung mga kababayan nating mahilig sa TikTok. Ayan. So since trending ang TikTok noon at saka ngayon, so nag-try ako mag-tutorial if how to use TikTok. So yun po yung first tutorial ko na nag-viral. So nang dahil dun mga be, dumami ang subscriber ko at nagkaroon ako ng 100,000 views! Ayan! Marami sa inyo nagtatanong kung anong magandang videos na i-upload sa YouTube. May advice sa yung mga be, tanungin yung sarili nyo kung anong hilig yung panoorin sa YouTube. Kung mahilig ka sa tutorial, or TikTok tutorial, or anong klaseng tutorial, then yun ang i-upload yun sa yung YouTube channel. Then huwag kang mag-worry sa first video mo mga be, kasi yung first video mo, yun ang pinakapangit na video mo. Kasi yung first video ko, kapag pinapanood ko siya ngayon, na-awkward ako na ang arte ng boses ko, ang OAOA ko, parang ganun. Or I will probably tutor you kung gaano kaganda ng cornets guys, at gaano po karaming tao na masyal dito. Ayan, so guys, as you can see guys, ito yung background ko. Hindi ko po alam kung ano to, basta napakaganda po kaya ginawa ko siyang background. Oh my god, and then yung sa baba po is water siya. Ayan guys, as you can see, oh, ayan. So ngayon, isi-show ko sa inyo yung mga tag dito. Ah, kalimutan ko na kasi excited lang ako guys, yun, napakaganda ko ngayong araw. Napaka-fresh na fresh ko po ngayong araw na to. Malayong-malayo siya kung yung kumpara ko sa videos ko ngayon. But it's okay mga be, kasi habang tumatagal ay mag-i-improve ka. So ang advice ko sa inyo, upload lang kayo ng upload kung anong videos na gusto nyo. Ayan. So kasi hindi nyo alam kung anong magbabiral. So pagdating yung araw na yun, pag magbiral sa isang videos mo, doon mo malalaman kung anong klaseng videos ang gusto mong i-upload. Kahit pangit or boring video natin, as long as relatable siya, so doon kanila isi-subscribe. Kasi nakaka-relate sila sa'yo. At alam nyo ba be, most of the viewers, gusto lang makita yung ano mo, imperfection mo, personality mo, or in real you. That's why tiyatawag siyang YouTube. Kasi nga, it's all about you. Next tip, focus on your watch time. Kasi lang gusto ni YouTube na mahaba ang watch time ng videos natin. So kung mahaba ang watch time video mo, doon ka i-re-comment ni YouTube. So kung bago ka pa lang, mag-focus ka muna sa watch time videos mo. So that's why yung iba't ibang company, nagbabayad sila sa YouTube ng advertisement kasi nga marami nang nanonood sa YouTube. And another tips, meron tayong tinatawag na valuable content. So ano itong valuable contents?
it means may natutunan sila pagkatapos silang panoorin yung video mo. So dapat yung mga videos mo is kahit mahaba siya, relatable siya, so nakaka-relate siya, nakatulong siya sa mga viewers. So kung kasi simula mo pa lang at gusto mong ma-discover yung channel mo, then gumawa ka ng mga searchable content. So kung gusto mag-rank ang YouTube mo at makita sa YouTube homepage, importante yung keywords. So ano ba ang keywords? Yun ang exact words na tinatype ng mga tao kapag nagsesearch sila sa YouTube. So for example, yung videos ko, yung title ng videos ko is paano gumawa ng TikTok. So yung keyword dun is paano gumawa. It means nasa title ko siya kung paano gumawa or nasa description ko din siya para ma-search siya ng mga viewers natin. So nang dahil dun nag-viral yung videos ko na paano gumawa. Another tips ay ang monetization. Alam ko karamihan sa atin na gusto magka-earn sa YouTube. Kaya gusto nating ma-hit ang requirements ni YouTube na ang 4,000 subscribers, na ang 1,000 subscriber and 4,000 watch hours. Alam nyo ba, be, maraming chika ngayon na magbago yung requirements ni YouTube. Pero wag muna kayo mabahala dun kasi hindi yun galing kay YouTube. And also one of my mistake guys is yung ayoko talaga is nagkakaroon ako ng copyright music. Yung copyright music guys, hindi yun siya free at hindi yun siya pwede sa YouTube. So sayang lang yung mga videos mo na ina-upload mo pag meron kang copyright music. Ayan, so hindi ka magkakaroon ng ads kapag copyright music yung videos mo. Kaya kung nag-upload kayo ng mga videos sa YouTube, i-check nyo muna yung music kung non-copyright ba yun siya or copyright music. Kasi kapag copyright music, sayang lang yung videos na in-upload nyo. So, ang mas maganda guys, i-search nyo sa YouTube, mag-search kayo ng music yung non-copyright siya para hindi sayang yung pinaghirapan nyo. So, ang advice ko lang sa inyong mabi ha, kung bagong YouTuber ka pa lang, iwas-iwasan mo na ang pag-upload about sa sarili mo, about sa life, personal life mo. Kasi wala yung manunood sa'yo, be. Maliban na lang kung artista ka or sikat na vlogger ka, tulad din na iba na alawi or mga sikat na vlogger, so dun sila magka-interest sa videos mo. So that's it for today videos mga be. And I hope may natunan kayo. So kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe. I-click mo rin ang bell notification para update ka sa mga videos na i-upload ko. Again, this is Amazing Shane Vlogs.